am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, wala pong bagyong binabantayan tayo ngayon sa loob at maging sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero dapat maging I am ready tayo sa mga local thunderstorm, lalong-lalo na dyan sa may probinsya ng Palawan, dyan sa may Visayas at Mindanao, at asahan po yung mga pagulang dulot naman ng Intertropical Convergence Zone o yung tinatawag nating ITZZ. Ito yung pagsasama ng hangin, mga kapuso, ayon yan sa pag-asa at sa wind forecast ng Metra Weather. Inahay natin yung walang bagyo, wala tayong nakikitang umiikot na hangin. Ibig sabihin po niyan, loob o labas ng Philippine Area of Responsibility, walang low pressure area o tinatawag nating tropical cyclone. At ang asang panahon din sa Metro Manila, doon sa mga papasok, maganda yung lagay ng panahon, mababa yung ating chance ng ulan, pero yung init factor unti-unti nagiging maalinsangan na po. At bandang alas 12 ng tanghali, posibleng umabot ng 39 degrees Celsius yung ating init factor. At sasabayan naman yan o susundan yan ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa hapon, mawawala sa late afternoon at sa gabi, may posible na lamang rain showers. Pero mga kapuso, hindi po yan malawakan at hindi rin magtatagal. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, umaga pa lamang may chance na ng ulan sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao, dyan sa may Maropa. Pero sa northern at central Luzon, mababa ang chance ng ulan sa umaga. At sa hapon, tuloy-tuloy yung thunderstorm sa Visayas at Mindanao. At mga kapuso, dyan po sa Mindanao, yung mga nakikita niyong kulay pula na yan, yan yung mga intense thunderstorm na pwedeng magdulot ng mga malalakas na ulan. At sa Luzon, Ilocos Norte, Cordillera at Central Luzon, meron na ring thunderstorm. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.